Sa isang tweet naman ngayong umaga, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Luxi na naghain na siya ng diplomatic protest kahapon kasunod ng pagbangga ng Chinese vessel sa Pinoy fishing boat. Samantala, nakausap ng GMA News sa ilang kaanak at kabarangay ng mga naapektuhang Filipino crew na binangga ng Chinese fishing vessel sa may bahagi ng Recto Bank. Mula sa San Jose Occidental, Mindoro, may ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Rafi, ikinagulat nga at ikinalungkot ng mga taga-barangay San Roque 1 dito nga yan sa San Jose Occidental, Mindoro. Ang nangyari sa kanilang mga kabarangay at kapwa mandaragat ano, na doon nga sa West Philippine Sea malapit sa Recto Bank. Excited na raw sila ni Insigne sa pag-uwi ng kanyang mister na si Junel galing sa pangingisda sa West Philippine Sea. Nasa isa hanggang dalawang araw lang, Rafi, kasi ang kanyang binibilang. Pero laking gulat daw niya lang mabalita ang binangga o mano ng isang fishing vessel ng China ang bangka ng kanyang mister sa West Philippine Sea sa Recto Bank. Si Junel ang kapitan ng nasabing bangka. Hindi na raw siya makatulog pa sa labi sa pag-aalala nang malaman nga niya ang nangyari. Naiyak na lang siya, Rafi, sa awa sa asawa at sa mga iba pang kasamahan niya. Agad naman na nagpunta sa lugar ang may-ari ng bangka para i-rescue ang kanilang mga trabahador nung Lunes ng umaga nang malaman nga nila ito. Kwento pa nga ng may-ari ng bangka na si Maria Fe de la Torre. Labis silang nag-alala nang malaman nga ang nangyari. Dahil, Rafi, nasa 24 din ano ang sakay ng bangkang yan, 22 ang mga mangingisda, ang kapitan at ang kanyang makinista naman. Malaki raw ang nawala sa kanila at sa mga mangingisda. Pero nagpapasalamat pa rin daw sila, Rafi, dahil walang namatay sa nangyari. Nagradyo po yung kapitan ng bangkang Jimber Ono. Opo. Na disgrasya sila nung gabi ng Chinese vessel na tinakbuhan sila. Mm-hmm. So pag umaga po, pagliwanag, may barko ng Vietnam na malapit, doon po sila nakahingi ng tulong. Doon. Ang nakatawag po agad sa may-ari ng bangka yung Philippine Navy. Kasi nung time po na yun, nakamonitor doon sila. Rafi, kung si Jimuel Teniedo nga ang tatanungin, no? Ito yung pinsan ng kapitan. Dito nakatawag sa kanya sa pamamagitan ng radyo ang kanyang pinsan na nagkaroon nga ng insidente ganun at nalumog nga raw ang kanilang bangka. Imposible raw or kaduda-duda raw, no? Na aksidente ang nangyari dahil kahit anong oras daw, kahit gano'ng kadilim, ay imposible hindi raw makita ng Chinese fishing vessel ang bangka nga ng kanyang pinsan dahil bukod sa malaki rin daw ito, eh maliwanag naman daw at meron pa raw tinatawag silang flashing light kaya talagang mapapansin daw ito. At isa pa, naka-angkla lang daw ito at hindi naman daw umaandar ang nasabing bangka. Samantala, Rafi, ano, inaantabayanan na ng buong barangay actually ano, ang pagdatingan nito mga mangingisda at inaasahan na darating sila anumang oras bukas. Rafi. Marisol, may naikwento ba yung mga mangingisda dyan na sa pagkakaalam ko, doon din sila nangingisda, hindi ba? Doon sa area ng Recto Bank, kung talagang marami mga Chinese fishing vessel doon sa area? Rafi, alam mo, tama ka, no? Dahil halos itong ating kinaroroonan ngayon, ano? Kung nakikita ninyo, nasa tabing dagat mismo tayo dito, nanggagaling ang mga bangka na pumupunta doon sa West Philippine Sea at tatlong gabi, apat na araw daw ang biyahe papunta doon. At ayon sa kanila, hindi na raw bago talaga sa kanila na meron silang mga nakakasabay na mga banyaga din, ano, na nangingisda doon sa area. At maraming Chinese daw ang mga nangingisda doon sa kanila. Malayang-malayo naman daw at open daw naman talaga ang mga Chinese fishing vessel doon sa area. Pero pag sila raw ang nagagawi sa bahagi na raw ng China, eh agad daw silang pinuputukan at tinataboy. Kaya yun nga ang kanilang apela, panawagan at reklamo na rin, Rafi, ano, na kung maaari daw ay pagbawalan din naman daw itong mga Chinese fishermen doon dahil bukod nga doon sa medyo kokomo-konti daw ang kanilang huli dahil di hamak na malalaki daw ang barko ng mga Chinese, eh talagang nakaka-apekto daw ito sa kanilang huli. At yun na nga, dahil dito sa pangyayari, napasta na lang daw binaliwala itong ating mga kababayan nga na kanilang binangga and allegedly ay bigla na lamang daw itong tinakbuhan. Kumbaga sa aksidente nga sa kalsada, Rafi, parang hit and run nga ang nangyari dito. Traffic. Marisol, yung may-ari ng bangka na binangga, magpupursu ba siya ng kaso o danyos para sa mga kanyang mga... Kasi milyon yung nawala sa kanila, Marisol. That's right, Rafi. Ano, sabi niya sa atin kanina, hindi pwedeng hindi ito panagutan dahil bukod doon sa nasirang kabuhayan ito mga mangingisda, hindi rin basta-basta ang danyos nga na inabot nga nito dahil may kamahalan din yung bangka bukod doon. Mahal din daw ang kanilang gagastusin sa pagpapaayos ito ano, dahil buwan din ang bibilangin para may ayos nga itong bangka na lumubog. But bukod pa riyan, ilang araw din daw na mawawala ng kabuhayan na ito lang naman daw talaga ang inaasahan nila at doon pa sa 20
rather 24, ano, nasakay nga nitong bangka na lumubog na doon rin lang umaasa sa pangisa. Pero hindi pa niya may isip kung paano niya ito gagawin, kung magsasampas siya ng kaso. Basta ang kanya pinapanawagan, tulungan daw sila ng pamahalaan na panagutin itong may kasalanan, Rafi. Okay, maraming salamat, Marisol Abdurrahman.